Kawikaan 11, chapter 11, verse 24. Sabi po dito, sa mga hindi po nakadalo ng camp, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman at nagkakait ng dapat ibigay ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Nakuha po ba natin? Sabi po dito, may taong nagbibigay ng masagana. Tama po. Ibig sabihin, may taong nagbibigay ng masagana. Yung tipong nagbibigay siya, yung nang walang ano, nang walang sama ng loob, nang walang, nang hindi napipigilan. Ibig sabihin, masagana. Pero may nagkakait ng dapat ibigay. Kunyari, dapat may tao pong dapat ibinibigay ang tithes, dapat ibinibigay ang offerings, dapat ibinibigay ang ganito, ang ganyan, ang pledge, pero hindi niya ibinibigay. Napipigilan. Ang mga taong ganun daw po ay naghihirap. Naghihirap lamang. At ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin. Sabi po, ang taong mapagbigay ay payayamanin. Depende po ito sa mga tao na nagbibigay. Hindi po yung taong nagbibigay tayo ng kung kani-kanino lang, dapat magiging matalino rin po tayo. Yung tinutulungan po natin, dapat kilala natin. Hindi yung tinutulungan natin yung pala tambay lang. O kaya tamad siya. Or alam mo yun, yung hindi naman karapat-dapat natulungan dahil hindi niya tinutulungan yung sarili niya. Yung tutulungan po natin dapat yung mga taong talagang nangangailangan at yung tamang tao katulad ng mga naglilingkod sa Panginoon dahil wala naman po silang inaasahan. Yun po yung mga dapat na tinutulungan natin. Yung mga nagliligtas ng kaluluwa. Yun po dahil kapag tinutulungan po natin ang mga taong ito, ay ibabalik po sa atin ng Panginoon ang mga itinutulong natin sa kanila. Dahil sa personal kong karanasan, nararanasan ko po ito. May mga kamag-anak or kaibigan na minsan humingi ng tulong sa'yo, pero hindi mo sila mapagbigyan. Bakit? Hindi naman dahil sa ayaw mo silang tulungan. Dahil tinulungan mo na sila, tapos hihingi na naman ng tulong. Parang sobra na, di ba? Pero, ang lingkod ng Diyos, ang church na ito, kapag tinutulungan mo, alam mo kung saan napupunta yung itinutulong mo. Hindi ito binubulsa. Kundi napupunta ito sa mga ministry natin. Katulad ng TV, ng radio, ng pambayad ng rent ng church office, marami pong napupunta nito. Kaya, hindi po tayo basta tutulong na lamang sa mga hindi naman karapat-dapat. Dahil dapat nagiging matalino po tayo sa ating pagtulong. Dahil, dito po tayo payayamanin sa ating pagbibigay. Tama po? Hindi naman po yung nagdadamot tayo sa ating mga mahal sa buhay, pero kailangan din po nila ng salita ng Diyos na yun dapat ang unang-unang ibinibigay natin para sa kanila, hindi po yung pera, hindi po kung anumang mga bagay. Tama po? Kaya sabi po dito, may taong nagbibigay ng masagana, lalo pang yung mayaman. May nagkakait na dapat ibigay, ngunit naghihirap. Kaya huwag po tayo magkakait sa mga dapat at karapat-dapat tulungan. At sa mga dapat at karapat-dapat bigyan. Katulad nung ano, nung ngayon, yung asawa ko, almost 2 months na po siya nandito, wala naman po kami income. At before po siya pumunta rito, 2 weeks po siyang walang trabaho. At medyo kapos kami sa budget, pero alam niyo po yon, hindi ako nagpunta kung saan-saan para mangutang. Yung parang kusa na lang may nagbibigay, kahit hindi ako humihingi. Tama po, yung naranasan niyo po ba yung ganun?
dahil po yung sa pagtatanim, pagbibigay ko ng tapat sa Panginoon, hindi na ako kailangan maghirap pa sa mga bagay na ginugusto ko, yung pangangailangan ko. Yung kusa na siyang lumalapit, hindi na ako nagpapagod, hindi na ako nai-stress maghanap ng kung saan-saan. Yun po yung nararanasan ko kay Lord. Kaya ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon na hindi niya ako pinapabayaan. Kaya magbigay po tayo ng karapat-dapat para sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating mga tithes, offering, first fruit, kung meron po tayong first fruit at hindi pa po natin na ibibigay, at ang ating mga pledge, ibigay po natin, at ang kung ano man po mga ating pinangako, ibigay po natin ng the best para sa Panginoon.